Alas 8 kanina umaga nang yinigin ng magnitude 6.5 na lindol ang Masbate. Para sa update, nagbabantay live sa PBOX si Jenny Dongon. Jenny, matindi raw ba ang naging pinsala at magkakaroon ba ng mga aftershocks? Rafi, may mga nakausap nga tayong mismo na residente dyan sa Cataingan, dyan sa Masbate, kung saan naitala yung epicentro ng lindol kayo ng umaga. At ayon sa kanila ay tuloy-tuloy yung nararamdaman nilang aftershock. Kaya't naman karamihan sa mga residente dyan ay nasa labas pa rin ng kanilang mga tahanan. Ayon naman kay Congressman Wilton Co, initially may tatlong building na bumagsak o nasira dyan sa Cataingan at may isang tao na nadaganan at continuous yung retrieval operation ng kanilang rescue team. May mga bahay din na nawasa at may mga major roads na nagkabitak-bitak. Ongoing pa yung assessment ng mga otoridad sa lugar para ma-account yung damage ng lindol. Ayon naman sa PBOX, tumagal ng halos isang minuto yung nangyaring pagyanig at malawak yung naging sakop nito. Naramdaman pa ito sa area ng Samar, Aklan, Capiz, Iloilo at ilang pang lugar sa Visayas. Naramdaman din ito sa area ng Albay at Quezon. Ayon naman kay PBOX Director Renato Solidum, nasa lupa yung epicenter ng lindol, kaya walaan niyang mangyayaring tsunami. Sinabi pa ni Solidum ng Philippine Fault Zone Masbate segment ang gumalaw kayo ng alas 8 ng umaga. Huli itong gumalaw noon pang 2003 na nagdala ng magnitude 6.2 na lindol. Rafi, paalal naman ni Yusik Solidum sa ating mga kapatid dyan sa Masbate na sikapin pong maging mahinahon kapag naramdaman ulit itong mga pagyanig at laging isaisip yung sinasabi ng PBOX na duck, cover, and hold. Rafi. Jenny, okay. Na-monitor ba ng PBOX o ng LGU sa lugar na yan kung merong mga nasugatan at nasawi at ilang mga pamilyang apektado gawa ng mga gumuho nilang mga bahay? Sa ngayon, Rafi, ay continuous pa yung assessment nila doon sa area. Nagkakipag-coordinate na rin yung NDRMC doon sa mga LGU dahil pahirapan din kasi, Rafi, yung communication or yung signal dyan mismo sa Cataingan kung saan nga nangyari yung epicenter. Pero so far, yung nakuha nating initial report ay may isa na pong casualty dyan sa area ng Cataingan. Pero doon sa specific sa mga major roads o sa mga infrastructure ay ongoing pa yung kanilang assessment. Okay, Rafi. Kanina 8 o'clock nangyari yung lindol. So since then, wala na bang mga naganap na aftershocks? Sa pinakahuling tala ng PBOX, Rafi, simula kayo ng umaga, alas 8 until now, ay nasa 21 na yung nararanasang aftershock dyan sa area ng Cataingan at yung mga kalapit pang area. Kaya nga yung mga nakausap nating residente kanina, Rafi, until now ay nasa labas pa rin ng kanilang mga tahanan. Okay. Maraming salamat, Jenny Dongon.